Sa meron tayong 4G18A na makina, no, Lancer Pizza 5. So ito yung Lancer niya. Ang problema nito, guys, no, black smoke, tapos palyado siya. So dito makikita mo yung carburetor na hindi na condition pag nagtanggal kayo ng spark plug dito, guys. Tingnan niyo yung sunog ng spark plug. So itim na siya. Sobrang dami ng carbon. So halos lahat siya. Halos lahat itim yung kanyang sunog, no? Kaya nangyayari sa kanya black smoke. So ibig sabihin niya sobra-sobra yung bigay ng gas natin, no? Hindi na nakokontrol ng carburetor natin. Kaya nagkakaroon ng black smoke yung makina natin. So ang gagawin natin dito, guys, no, magki-cleaning ulit tayo ng carb. So subukan muna natin na makikinig ito. Kapalitan natin ang bagong mga repair kit. Ililisin natin. Tapos i-adjust na rin natin yung needle valve, mga jettings. I-cleaning na natin. So ganyan po, ganito po ang sinyalis ng mga wala na sa kondisyon ng carburetor. Yun, makikita nyo sa spark plug. Ayan. So yan, guys, yung sunog na yan, hindi yan langis. Gas yan, sobrang kapal ng carbon, no? Ayan. So makikita nyo sa sakyan nyo pag in-accelerate, may pag nag-acceleration kayo sa pedal nyo sa gas. So sobrang itim ng usok. Tapos ang nangyayari nyan, wala siyang minor, no? Idling, bagsak. So pag malakas yung shaking ng makina. So ngayon ang gagawin natin, magki-cleaning tayo ng carb ng 4G15A na makina. Ang carb naman ito, hindi sila nakakalayo ng 4G13. So iisa lang din yung part niyan sa repair kit niya. So ngayon, ibababa natin yung carb case. Lilinisin natin. So ang gagawin pala natin, no, Lancer na pizza pie. Yung lilinisin natin ng carb. So ito nga, oh, bagong high tension niya na. So ngayon nagpalit na kami ng bagong spark plug, tapos lilinisin namin yung kanyang carburetor. Yung mga vacuum mo spray dito na bumutin. So isa rin sa dahilan, guys, no, yung mga vacuum hose natin kung may leak, i-check nyo rin. So pagka may butas, palitan nyo na kasi nawawalan din tayo ng idling. Sumisingaw yung air intake natin na vacuum. Pag nagtanggal kayo, guys, no, 4 na 12 lang yung gagamitin natin dyan para sa tornilyo ng ating carb.
guys, pa-subscribe naman kay Ronel Mechanic Garage. Yan ang taga-kalas natin ng carb ngayon. Upgraded na ako ngayon. Diesel pa. Ha? Ang galaw. Ito. Ito yung magnetic switch niya. Ano piyesa, pre? Yun, oh. Katulad niyan, guys, oh. Sobrang dumi. Ang dulo ng magnetic switch. Guys, dito kayo mag-a-adjust ng air mixture nyo, ha, kung gusto nyo i-adjust. Tapos dito naman yung sa gasolina, sa speed screw. Ito naman yung sa hangin. Tapos sunod mo ito, pre. Ito naman. Ang kanya mga piston. Ito guys, yung loob nito, marami rin nagkakaroon din ng carbon deposit dyan. Kaya yung piston natin, gumagalit din. Hindi nakapaglaro ng maganda pagka ina-accelerate natin. Ayan. Napalayo. Ay, oh, sobrang dumi, pare. Kailan mo yung dumi na yan, no? Ba't tayo matanggal? Ayan guys, oh, sobrang dumi ng piston housing natin, no? So, yan din ang nagko-cost ng hindi nagpe-perform na maganda yung ating carburetor piston. Pupukin mo lang yung screw. Parang gigisingin mo yung okay. Pinutin mo muna yung pin. Ito? Iya, tanggal. Yan. Yan yung jeep niya. Needle valve yan. Ito yung plunger. Plunger spring. Tingnan mo. Diyan. Kunin mo yung plunger spring. Sobrang tigas. Kailangan lang pala talaga ng ano yun. Parado yung filter, oh. Filter din ba yan? Oo, yan, yan. Guys, ito bukod sa fuel filter natin, ha. May filter din to sa loob.
Yan. Ito nakasaklob yan. Pang carb cleaner pa. Alinisin mo muna ito. So ayun guys, ngayon gagawin natin, nilinisin na lang natin, oh, yung mga daanan ng hangin sa carb, mga jettings niya. So kiklining natin, kung i-check natin mamaya kung kailangan talaga i-adjust yung kanyang needle valve sa uploader. Pakita mo sa ano natin yun guys. So, yan guys, malinis na po. Malinis na natin. Oh. Ito naman, Phil. Ayan, may gusgus o. Oh. Lihain mo yun ang 1,000 na. Mga butas na yan, pre. Ayun guys, nililinis na natin yung mga ano no, piyesa, yung spring ng piston. Ito nga pre, ano ang mga spray ang mga to. Tanggalin mo yung itim-itim na yan. Pwede na yan po, Jo? Ha? Oo. Kasi may gasgas yung piston natin, no? Tinalihan lang natin ang piston. Yan lang, pre. Taman nun? Yan, malinis na rin. Yung bulitas na yan, lagyan mo ng WD-40 ha. Sprayan mo yan. Ito pre, pa-spray rin ako ng floater natin. Tama na to. Yan, okay na yan. Tapos nilihan mo, ano mo, sprayan mo. Okay. So ito na yung repair kit na gagamitin natin guys, no? Nandito na lahat ng parts. Yun, mga gasket. Nandito na siya. Pero yung mga jettings na gagamitin natin, yung stock pa rin. Yung kukunin lang natin dito, yung gasket niya, yung needle valve, tsaka yung plunger. Tama ng WD-40 pa rin. Yung bulitas na yun. Ito. May sinabi na ako kay Gang? Oo. Ayun ang silikon to. Manipis lang ha. Yung butas na to, huwag matatakpan ng silikon ha. Dito lang sa mga gilid. Lagay mo spring. Tapat mo yung ano. Yan yung maliit na butas na.
Yan. Tama yan. Dapat ganyan kalambot yan, no? Yung pisto natin. Kanina maganit yan, guys. Dahil punong-puno nung dumi yung carbon niya. So, dapat sobrang lambot yan pagka ginalaw natin, no? Lagay mo yung pie boots. Yung plunger boots. Sukat lang natin kung parehas. So, parehas naman, no? Yung filter, guys, no? Ibalik nyo lang yung orig kasi yung mga local kasi nito nalulusaw sa gas. Malambot masyado. Nagsasanay siya ng bara. So, ibabalik natin yung Nalilinis ko muna. Nalilinis ko na. Sige! Manyak nyo, ha. Pakinuha na. Ayun pala eh. Ha? Wala eh. Oh, kaya na. Bukas kayo. Tara, kaya tayo. Okay na po. Okay. Bakit okay, Bujo? Tapos spring dito nakalagay, ha. Ayun, tapos na natin i-cleaning, no?
Isasalpak na lang natin to. Stay, kita mo to. Ito, maluwag pa to. Yun, okay. So, ayun guys, tapos na natin linisin yung ating carb. Bitan natin yung carb, no? Okay. So, mamaya-maya guys, papaanda rin lang natin, no? Lalagay lang kami ng kulang. Start! Huwag mo itodo yung gas. Clutch crew mo. Yung maikli doon. May tape ka ba dyan? Tape natin to. So ito yung adyasa ng hangin guys, no? Pagka nagtimpla kayo ng hangin dito. Thank you.
M. Oh, black pipe? Oo. Ayan guys, yung RPM niya, oh. Kanina kasi bumabagsak to, no? So, yung RPM natin bumabagsak. So, halos mamatay na. So, i-aircon natin para kung halimbawa mababa man, ito, i-adjust naman natin yung aircon advancer na yung vacuum. Oo natin yung aircon. So, i-adjust natin konting-konti. Ilalagay natin sa 800, no? Takpan mo na yan. So guys, ayan na. Pantay na yung ano natin, no? Naka-aircon na to, naka-on. Patayin natin yung aircon. Ayan guys. So dapat naka-aircon yan o hindi. Pantay lang yung idling niya, no, sa 800 RPM. So kanina kasi wala pang aircon, namamatay na. So okay na siya guys. I-off naman natin yung ignition kung one click siya i-start, no. So okay, one click. So ayun lang guys, no, pagka nag-black smoke kayo at pangit yung sunog ng spark plug. So ibig sabihin yan, overflow yung carb nyo, no. Sobra-sobra yung pasok ng gas. So ganun lang, i-cleaning nyo lang yung carb nyo. Minsan naman nakukuha talaga sa cleaning tsaka sa adjust ng gas floater. So ang ginagawa natin guys na sasakyan ay Lancer Pizza 4G15A yung makina natin, no. So, tingnan nyo lang yung ginawa namin. Nag-cleaning lang kami ng carb. Tapos nagpalit na rin kami ng bagong spark plug. So guys, kung nagustuhan nyo yung aking video, huwag nyo kalimutang i-like, i-share, subscribe na rin. At pakipindot na rin po ng notification bell para updated kayo sa iba pa nating gagawing sasakyan. Thank you guys. Guys, okay na yung 4G15A natin. So hindi na siya nagba-black smoke, no. So ibig sabihin nakuha natin sa cleaning. Okay. Para maganda na yung idling niya ngayon. So matinding na siya. So stable siya. Pag naka-aircon ko 800 RPM sa mga 0.8 yung ano niya RPM, tapos pagka naka-aircon, so pantay lang dapat siya, no? Pinantay na rin natin sa 0.8 na RPM.